Welcome sa ating programang Boses ni Magdalena. Pakinggan niyo po natin ang last part ng ating story. Matapos ang 2 oras, nagising si Viola na masaya at nakangiti. Obviously, dahil sa something na nangyari sa amin. Dennis, thanks ha. I'm afraid na hindi ako makabawi sa ginawa mo kanina. Could I return the favor? Ang sabi niya. Lumapit ako sa kanya at umupo sa tabi niya. Viola, I'm good. Okay lang yun. Pero yun na ang una at huling beses na mangyayari yun sa atin. Mahinahon kong sabi. Bakit, Dennis? Hindi mo ba ako gusto? Ang sabi niya. Medyo maiiyak na siya sa disappointment sa sinabi ko. I like you very much. Kaya nga dapat last na yun. Kasi pag naulit pa, baka hindi na ako makapagpigil pa, Viola. At hindi makakaya ng konsensya ko na sirain yung kasunduan namin ng mister mo. Malamang maaangkin kita ng todo. Paliwanag ko sa kanya. Tumango siya at tumitig ako sa kanya. After ng konting katahimikan, napabuntong hininga ako at sinabing, okay, tignan natin ang mangyayari. Dahil doon, niyakap niya ako ng mahigpit at hinalikan sa may bisngi. Thank goodness! At hindi sa lips, dahil kung doon, baka hindi ko na nakontrol ang sarili ko. Halata ang kasiyahan sa mukha ni Viola. Obviously, excited siya sa date namin. At parang teenage girl lang siya kung kumilos nung lumabas kami at nag-lunch sa Japanese restaurant. After lunch, nagtungo kami sa mall. Holding hands. Hindi ako nailang kasi kahit Viola looks 30, she was 40. Obvious naman na hindi siya teenager or very young woman. Inihatid ko si Viola bago mag-alas 4. Iniisip ko yung date ko with Agnes at 8 p.m. Nakaabang na si Kat nung inihatid ko si Viola sa kanilang bahay. Tito, sleep ka ulit here tonight? Request ni Kat. Sorry my dear, some other night na lang. Kailangan kong mag-prepare tonight for important meeting tomorrow eh. Pagsisinungaling ko. Okay, pero dapat this week, 2 nights kang matutulog dito ah. Napa-oo na lang ako para hindi na humaba pa yung usapan. Tuwang-tuwa naman si Kat. Umalis ako sa kanila at 5 p.m. 6:30 p.m. nasa condo na ako. Naka-ready na ako at nakapagpalit na para sa date namin ni Agnes. Long sleeve shirt, slacks and leather shoes. Parang excited ako ah. Bulong ko sa sarili ko. Tumingin ako sa salamin. Nakangiti ako. What the? In love? No. Sagot ko sa sarili ko. The next ko na si Agnes. Do you think makakapag-ready ka na by 7 p.m.? Ang text ko. Agad-agad nag-reply si Agnes. I'm ready now, sir. Natawa ko. Excited din siya sa isip-isip ko. Tinext ko ulit. Dadating ako dyan at around 7. Nasa tapat ng gate na nila ako by 7:10 p.m. Kasama ni Agnes ang papa at mama niya sa labas ng pintuan nila. At naghihintay sa pagdating ko. So bumaba at kumamay ako sa papa at mama niya. Ilabas mo muna kami ni Agnes. Iyahatid ko siya before 11 p.m. Pangako ko sa parents niya. Ang aga naman, ang sabi ni Agnes. Napangiti kaming 3.
Let's go. Tuloy na ho kami. Sabay kaway ko sa mga parents ni Agnes. Inalalayan ko siya sa pagpasok niya sa SUV ko. Sir, thank you po. Unang salita ni Agnes sa loob ng sasakyan. Gumiti ako sa kanya. Agnes, wag mo akong tawagin sir ha. Balik muna sa tito. Ang sabi ko. Ngiti-ngiti si Agnes. Okay tito. Nagpunta kami sa Greenbelt, Makati. Medyo punuan na sa parking area. Ilang ikot din ako bago nakapark. Anong gusto mong kainin? Tanong ko kay Agnes. Kahit ano tito? Sagot niya. Oh, di fish ball na lang. Ang biro ko. Sige ba, gusto ko yan tito. Naisip ko lang. Ang sarap tingnan ng isang napakagandang dalaga na nakabihis at kumakain ng fishball sa kalye. Nakasuot si Agnes ng blackish dress, miniskirt, 3 to 4 inches above the knee. Kaya halos kita ako yung buong hita niya sa kanyang pagkakaupo sa loob ng vehicle ko. Ay, hindi ko talaga mapigilang titigan yung legs niya. Napangiti naman siya nang mapansin niyang nakatitig ako. Sir, gutom ka ba? Tanong ni Agnes. Actually, parang busog pa ako eh. Sagot ko naman. Ay, ako rin sir eh. Tito pala. Mag-cake na lang tayo dyan sa Mary Grace. Suggestion ni Agnes. So nagpunta kami sa bake shop restaurant at nag-order ng cheesecake at coffee para sa akin. She had tea and a nice looking slice of cake. Hindi ko alam tawag dun eh. Tito, try mo to, masarap. Sabay subo niya sa akin ng tinidor na may small piece of cake. Binukas ko ang bibig ko at sinubo niya sa akin ang cake ng ngiti-ngiti. Tuwang-tuwa talaga. Okay ah. Ang sabi ko naman. Nagulat ako nang bigla kong halika ni Agnes sa pisngi. Hindi ko pinahalata na nabigla ko. Hindi ko rin siya sinaway. Tito, I'm so happy tonight. Bulong ni Agnes sa tenga ko. Humiti ako at kinurot ko siya ng bahagya sa pisngi. Kita ako na parang kinilig siya. Medyo maraming tao sa restaurant, kaya pabulong-bulong lang kami. Kaya tuloy para talaga kaming magjowa. Ayos lang, hindi naman nila kami kilala eh. Hey, Agnes! Isang boses ng babaeng narinig namin papalapit sa aming dalawa. Uh-oh, isa sa mga kaibigan ni Agnes. Tumayo ako nang makalapit na ang kaibigan ni Agnes para makipagbeso sa kanya. Siya na ba yung lucky guy? Tanong ng kaibigan niya at lumingon sa akin. Lucky guy? Tanong ko. Yes, I am the lucky uncle. Sagot ko naman at inabot ko ang kamay ko para makipag-shake hands. Inabot niya ang kamay ko. Karen. Pagpapakilala naman niya. Dennis, sagot ko naman. Gusto mo bang makijoin sa amin, Karen? Alok ko sa kanya. Uncle ka ni Agnes? Really? Tanong ni Karen na hindi sumagot sa pag-imbita ko. Tito, hayaan mo na yan. Medyo may topak yan eh. Sabi ni Agnes sabay tawa. Oh, sorry. Bawi ni Karen. Thank you, Tito. Nakitito na rin yung batang yun, si isip ko. Eh kasi napadaan lang ako to pick up my order. Bit-bit ang paper bag showing a box of cake. O paano, I have to go na. But Tito, one question, pwede? Tanong niya. Shoot,
sabi ko. Are you married? Single but taken? Or single and available? Nox, multiple choice pa. Sa isip-isip ko. Sumagot naman ako. Single again, but already taken. Sabi ko habang palingulingon ako kay Agnes. Oh, really? Okay, kailangan ko nang umalis. Pagpapaalam ni Karen. Tawag ka sa akin later, ha? Sabi niya kay Agnes at agad na umalis. Thank goodness, umalis na siya. Why did you invite her pa, tito? Medyo inis na tanong ni Agnes. Eh, pa-gentleman, syempre. Nakangisi ko namang sagot. Sabi mo kay Karen, single ka but taken. Pinalitan mo agad ako. Ang sabi ni Agnes. Of course not. Sinabi ko lang yun para hindi na humaba yung usapan. Medyo nahimasmasan si Agnes. Then hinila niya yung kamay ko. Magkaharap kami. Hinaplos niya yun without saying a thing. Naintindihan ko. Gusto akong kausapin ni Agnes in private. Pero hindi ko alam kung saan kami pupunta. Agnes, balik tayo sa car. Without any question, inabot niya ang kaliwang kamay ko at niyakap ito. Naglakad kami patungo sa kotse ko na yakap-yakap niya pa rin ang braso ko. Hindi ko siya pinagbawalan kasi sinabi ko naman na continue pa rin ang closeness namin. Pumasok na kami sa SUV. I turned on the engine at sinandahan ng aircon. Nasa second level kami ng car park. Medyo pumihit ako ng kaunti ng pagkakaupo ko para mapaharap kay Agnes. Agnes, simula ako. Napakabuti at lambing ko sa'yo. Kahit wala na tayong romantic relationship. Please, huwag mo sanang bigyan ng meaning ang pinapakita ko sa'yo. Tumingin siya sa'kin at tumango. Pero sir, you know naman ang feelings ko for you. Sana hindi mo ako pagbawalan na mag-show ng feelings ko. Ang sabi naman ni Agnes. Okay, pagsang-ayon ko. Pero pag sa office, dapat professional ang action at actuation natin. Opo sir, maasahan niyo ako. Pangako ni Agnes. Sir, yung promise niyo ah. Biglang sabi ulit ni Agnes. Anong promise? Nagulat kong tanong. Yung sinabi niyo na pag 25 na ako, pag-uusapan ulit natin kung magiging tayo ulit. Oh, yun ba? Okay. A promise is a promise. Ang sabi ko. Sir, could we seal that promise with a kiss? Tanong ulit ni Agnes. Hindi ako sumagot. Verbally, umusog ako palapit sa kanya at masuyong sinunggaban siya sa labi. A soft and passionate kiss. Sir, I love you. Pulong ni Agnes sa pagitan ng aming palitan. Hindi ko napigilang haplusin ang hita ni Agnes. Hanggang sa narating ko ang ilalim ng palda niya. Hiniklat ko pababa ang pangilalim niya. At tuluyang inalis niya ito gamit ang paa niya. Wala akong sinayang na oras. At agad akong lumusong sa kanya. At tuluyan na kaming tinangay ng ano ni Agnes. Pansin ko ang pag-angat ng balakang niya sa tindi ng tinatamasa. Halos sabunutan ako nito dahil sa panggigigil ko sa kanya. Ilang minuto rin namin sinulit ang isa't isa sa loob ng sasakyan. Afternoon, umayos na ito ng upo. Nag-ayos ng sarili at binalik ang suot. Pumihit siya paharap sa akin ang nakangiti, sabay-sabing,
Yan, sir ha. Sealed na sealed na yung usapan at promise natin. Umiling-iling ako na nakangiti. Habang nag-aayos na rin ako ng sarili. Tuwang-tuwa si Agnes sa nangyari. Panay haplo sa arms at face ko habang nagdadrive kami pabalik sa bahay nila. Nakarating kami sa house nila before 11 p.m. as I promised to our parents. See you, sir, tomorrow at the office. Your coffee will be waiting for you. Iyon ang mga katagang galing kay Agnes. Bago niya sara ang gate at nagtungo na sa pinto nila. It has been almost a year since all this happened. Sikat, madalas pa rin akong matulog sa room niya pag tinawag niya ako. Sometimes we do something, sometimes we just talk. Lagi niya pa rin sinasabing mahal niya ako. Lagi siyang nagpapasalamat na kung kailangan niya ako ay nandun ako sa tabi niya. I'm her BF daw, best friend. Alam ko, sooner or later, she will grow up some more. At marirealize niya na hindi talaga kami pwede bilang life partners. Because age matters. I'm sure makakahanap siya ng good boyfriend after niyang matapos ang pag-aaral niya. As she promised me. Si Viola naman, yung namagitan sa amin sa konto, naulit pa yon ng isang beses. At muntik ko nang makalikmutan yung kasunduan namin ng kanyang late husband. Muntik ko na siyang angkirin talaga. Thank goodness at muntik lang. So nag-decide kami, kahit ayaw niya, napilitan siyang hindi na namin yun uulitin. Naging close pa rin kami sa isa't isa, but not physically. Only emotionally. Si Agnes, she is still my special personal assistant. We're business like in the office, pero minsan nagkikiss pa rin kami in private, pero wala ng touch. Lagi niya rin pinapaalala yung promise na sealed daw ng kiss namin that night at Greenbelt. Medyo na-worried na ako eh. Kasi in less than 2 years, Agnes will be 25. Signing off for now, Dennis.